What's up pala ulit sa inyo mga boss? Welcome back pala ulit dito sa aking YouTube channel. Ngayong araw, meron na naman akong ipapakilalang player sa inyo. Sigurado akong kilala niyo to kung nakikita niyo to sa mga ligang labas dito sa Quezon City. Siya nga pala si John Jellord o mas kilala sa tawag na JJ Bikilla. Siya nga pala ay taga Barangay All Capital Site. Itong batang to, napakahusay na itong maglaro. Shooter, ang galing pumasa, napakasipag, napakaganda ng kwentong basketball niya. Kilalanin natin si JJ Bikilla ng Barangay All Capital Site, Quezon City. Hello sa inyo, boss, mga kaboss ng TV. Ako nga pala si John Jellord Bikilla, 16 years old, height ko ay 5'7". Position, point guard, shooting guard, nakatira sa may Barangay All Capital Site, Quezon City, Bilbao. Nag-e-school ako sa may Academia de San Gabriel Arcangel. Beso ako natuto, siguro mga 7 or 8 years old ako nun. Ginawan lang ako ni daddy ng gawa sa kawin na ring. Yun nga, sa kapag lang ng bahay. Yun nga, shooting lang. Hanggang sa pagtalika eh. Ang galaw-galaw. Hanggang sa ano, nasira na lang yun. Dito na ako naglalaro sa may malaking court, sa may bubble court sa amin. Siyempre, dun ako na tagpo ng mga kaibigan. Tsaka, yung kababata na rin, sabay nun, maglaro ko na rin sila araw-araw. Hindi sa may covered court, ang kasi natuto na lang talaga. Jeez! Rivera! Ang bola, sinabi ba ang bola? Oh! Easy to watch by TJ Perry! Yun nga nung bago na ako matuto nun, bago pa lang ako matuto nun, siyempre, may bola ako nun eh, hindi naman sa lahat ng araw nung kasama ko yung mga kaibigan ko. Matimingan na ako lang mag-isa, nalako bola ko. So, andun nga, may maglalaro na mas magatanda sa akin, wala silang bola magamit. Yun nga rin, nung gusto magamit yung bola eh, hindi naman yun sa akin. Yun nga, inisip ko nun, wala nila naman ako magagawa, siyempre, para maglalaro ko yun kami. At makilala nila ako kahit pa paano, pinaira ko sila ng bola. Doon na rin pumasok sa isip ko na mag-ensayo talaga ng mag-ensayo hanggang sa matuto. Kumbaga para makapaglaro na rin sa mga mas ma-edad sa akin, makipaglaro doon. Kung anong pakiramdam na ano, kalaro yung mga mas matatanda sa'yo. Lamelo! Lamelo! Lamelo pa rin! Nawawala na yung ulo! Ooh! Lamelo! Lamelo! Tuloy na si Lamelo! Paso! Sa amin, yung court siguro, ayun na mga 8 na rin ako noon, sumapakagod ako sa liga. Yung nangyari nga eh, sobrang kaba ko. Doon na lang ako nag-aantay sa may kabilang court. Yung baga sa may court na lang namin, nag-aantay na lang ako doon. Pasa nila sa akin yung bola sa pass break na lang para makapuntas kahit pa paano. Swerte yan na pag may 2 points kada laro. Swerte pa pag nakaka 8 points. Pag nakaka-shoot-shoot kahit pa paano. May sobrang kaba ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko palagi. Hanggang sa yun nga, pag may mga laro na marurunong talaga yung kalaban, nababanggo ako habang load na lang. Sabay inisip ko kung kailan ako makakapaglaro ng ganito. Hanggang sa naging sayo ako ng ensayo talaga, laro lang ng laro, kahit mabigin. Ngayon talaga, para mas matuto palalo. Hanggang sa yun, matuto na nga. Ah! Oh! Oh! Oh!
JJ Bigilia. JJ Bigilia. JJ Bigilia. Ganda naman nun! Ganda naman, no? Sa sobrang dami nyo. JJ, ang ganda ng pasa naman nun! Yun ang sinasabi ko! Nag-aral ako nung high school sa may New Era High School. Grade 7 at grade 8 lang kasi hindi natuloy sa pandemic. Pero nung nagtatry sana ako ng mag-varsity kasi sinabihan ako ng mga klase ko na kailangan daw 5-6 pataas ng load siguro. Kahit ko pa lang yun, nasa 5-2-5-3. Yun. Pero nasabihan na rin ako nung Captain Bolton na kung okay lang daw sa akin, wala daw ako lumipat ng ibang school sa grade 9 kasi grade 9 din kinukuha nila yung mga varsity doon. Walang grade 8 tsaka grade 7 hanggang sa yun na nga, nagka-pandemic. Sayang yung dalawang taon na opportunity sana. Sa... ayun. At na kay Lamelo, foul! Contest! So ayun na, bago ako naging ganito, sobrang hirap yung talaga ng nagdaanan. So kahit gusto mo na maglaro, mahirapan ka talaga kasi pag may mas angat talaga sa yung matatanda, mahirapan ka talaga makalaro hanggang sa magantay ka na lang na magantay hanggang gabihin ka na lang sa court kakaantay kung nalang matatapos yung laro nila. Tsaga-tsaga na lang talaga kahit madilim, tira na lang tira. Laro lang na laro kahit ako lang mag-isa naglalaro na lang video shooting. Sa yun na nga, natuto na lang talaga bigla. Yun nga, nagulat na lang din sila eh. Ganto na ako ngayon. Ayan na, bago may sulong na yan na! Inspirasyon ko, syempre yung nanay at tatay ko po dahil sila po yung mga nagpupursigo sa akin yung mga panahon yung mga down out sa basketball. Sila yung mga nag-advise sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin. At isa po sila sa nagbibigay ng lesson sa akin po. Sinasabihan rin po nila ako na may dahilan kung bakit kami natatalo. Ako, kung bakit ako natatalo, may dahilan. Kumbaga, plano ni Lord yun para mas pagtibayin pa po lalo ako sa mga hinaharap na kumbaga sa mga mangyayari pa lang sa akin. Hindi, kumbaga hindi ka talaga makakatikim ng panalo kung hindi mo alam yun paano matalo. Yun nga, ang inspiration ko nga pala sa PBA, syempre si Derrick Romeo dahil bukod sa sobrang galing yung maglaro, parehas na parehas din kami yung story ng buhay, kumbaga parehas kami yung story sa basketball, yung bata pa lang din siya, lagi rin yung hirambolo na, kumbaga pag nag-training ka lang ng training, laro ka ng laro, walang imposible, work hard mo na work hard, yung sa dumating yung panahon na ikaw naman, yun. May papayo ko pa sa mga gusto pang matuto. Yun nga, una, disiplina. Disiplina sa sarili. Masiwasang magpuyat. Sabay para... wala, may resistensya, kumbaga takbo lang, matagal mapagod. Halawa, maglaro lang ang maglaro. Basta mabatak na lang talaga yung tawa mo kakalaro sa bahay. Pero nga, pangatlo, ensayo. Yung din, yun na rin, ano, mabatak na lang din katawa kaka-ensayo. Sa maging marunong kami palagad. At syempre, plus, salamat kay Lord na mahingin ng guidance sa kanya. Okay, pag-pray niya na mag-improve kayo day by day. Mag-practice lang kayo day by day. Kapuche!
and 55 seconds. Number 23. 425. Furnace. Papasalamat ako kay Boss Nat TV dahil nag-feature niya ako dito. Maraming salamat po. At siyempre po kay Mami at Daddy, sila po yung mga dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Isa na rin po si Joya Martirez at Justin Andales, sila po yung nagpursige sa akin. Kumbagay sila yung nag-expose sa akin sa mga ligong labas, sa mga dayo, sa usila doon. Dahil titiwala rin po sila sa akin bukod pa yung magkakaibigan namin. Matagal na namin pinagsama. Maraming salamat sa inyo. So napanood na po natin ang kwentong basketball ni John Jellor JJ Bikilia ng Barangay All Capitals High. Sana nag-enjoy po kayo. Kung gusto nyo rin pong ma-feature dito sa aking YouTube channel, ipiin nyo lang ang aking Facebook page. Ilalagay ko po dyan sa description box. Malay nyo kayo ng aking next na may feature dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat pala sa mga nanood.